Cup. So this is our game number 2, Zayzay Fam versus Goal Catcher 2021. So 1-0 lead in favor of Zayzay Fam. At kami pa rin po ang magiging shoutcasters nyo for this game. Ako sa ating Chantel. Ako nga pala si Daddy. Shoutout nga pala sa lahat ng viewers natin. Oy, balik na kayo sa game number 2. Medyo tigilan nyo muna yung pagsilip sa IG. Tawagin nyo muna guys. Mag-comment kayo doon. Nag-resume na po ang Community Cup natin. Tigilan na po muna natin ang pag-chismis. Mm-hmm. At napakadami na nga na doon. Parang road to 100K yata. Ang road to 100K? Oo, road to 100K yata yun doon. So, ayan guys, meron ang first 3 bands. Kompleto na ang 6 bands natin, technically. And for Zayzay Fam, they have the Hayabusa, Matilda, at si Bakshang. Ganda ng lineup ng Zayzay Fam. Ganda nga, oo. Kompleto sa regalo. Ano kaya magiging lane dito ng isang Bakshang? Naka-revitalize eh. Kaso may taga-ragasa dito sa ano, si paring Olatz natin kanina. Actually for Olatz, maganda yung mga setup play niya kanina. Kumbaga hindi lang talaga nagkakaroon ng follow-up damage. And if we could look at the lineup here of Goal Catcher 2021, meron ulit silang Lilia. So maybe for this team, talagang ano nila, comfort pick nila si, pangalan yan, si Lilia. Si Aldug, so... Ayun na. Okay, jungler na Aldous. Siya yung nasa gitna. So, di ba, usually, pag mga nasa mga side lane, matagal pang tumaba. Not unless ikaw yung nasa gold lane. So, dito, kay Aishel, yung gumamit na Roger kanina, i-hasten nila yung pagtaba niya. Kumbaga, huwag na natin antayin yung ano, pataba ka na agad para... Pero yun yung crucial naman doon kasi Lancelot yung katapat niya. Lancelot. Malikot. May mga dash, kumbaga, pwede siyang harasin on the early game. Pero, kung mapagbabasehan kasi natin yung performance ng Zayzay Fam kanina against Goal Catcher 21, game mechanics, execution, lamang si Zayzay Fam. Lamang sila. Individual skills, lamang sila. Oh, yes. So, pero makikita pa rin naman natin yan, syempre. Ayun guys, by the way, nyo po kakalimutan, meron din po kami ibang shows for Lupon WXE. So, sa Lupon WXE 2, yan po yung ano natin. Yan po yung channel natin for this tournament, Community Cup natin, same with for Dota 2. Mm-hmm. Pero, meron din po tayo mga shows yan. Meron tayong patalinuhan. Yung patalinuhan, ang concept natin for this month is Who Wants to be a Thousandaire? So, medyo may idea na kayo nung segment natin. Ano siya? Ano bagong segment natin? Who Wants to be a Thousandaire? Yun yung peg ngayon. Who Wants to be a Thousandaire? Okay. Kasi yung guest, pwede manalo ng 1,000. For that day. Okay. Kasi dapat natin mananalo, parang 5 hammer. 5 hammer lang? Five quit lang? Ngayon, 1 cuke na. So, meron din po tayo, nakita nyo sa pangalawa, is tamang usapan. So, if you are a Dota enthusiast naman, gusto nyo makichismis sa mundo ng Dota, that is the perfect show for you. Siyempre, isumbo mo kay kuya, nakarating na po yan sa mga nanay-nanay. Kung ano, kayo yung ano nun, diba, Daddy A? Sa may nanay, kay Madir. Oo, si Madir, may asim po. Oo, may asim pa. Yung isa, yung sinubong na isang mami, nahuli niya yung ano, shoutout kay Chan Tizia yan, kay Pakito ng Goal Catcher 2021. Oo. Yung kay ano, kay mami na isang, sinubong niya, nahuli niya yung anak niya na may katabing lalaki. Eh, yun lang, no? Pero may ano na eh, may nasa ustong edad na rin yata eh. No? Oo, parang nagulat lang siya mm-hmm. na binata or dalaga na yung mga binabantayan niya. Tapos yung sunod na nagsumbong naman guys is mami na siya, meron siyang asawa, pero meron siyang long time boyfriend. Tapos mm-hmm. nagchat-chat sila sa secret Facebook account. Pero alam mo yung pangalawang show natin? Tamang usapan. Tamang usapan, parang ang ganda-ganda sa ML niyan. Oo nga eh. Tapos pag-uusapan mo na player. No? Feeling ko hiwalay na segment, no? Ganda niyan. Tapos pag-uusapan mo player, naku po, may init na player ngayon. Kahit hindi na natin himayin yung nangyayari sa MPL, may sarili pong chismis na nangyayari sa MLBB community. Kung wala, gagawa natin. Ay, joke lang. Saya-saya. Tayo pa yung gumawa ng chismis, no? Saya-saya ng kwentuhan doon. Mm-mm. Kasi sa isang bong guys, kahapon, parang inabot tayo, 9:25. Oo. Sa sobrang tagal ng ano namin, usapan namin tungkol kila Dambi. Oo, si Tito Pimo, basta mga ganun ang napag-uusapan, medyo... Buhay na buhay ang diwa. Gumaga, eh. Buhay na buhay ang diwa ng Tito Pimo. Ayun na, sa bottom na yun, Champ TC. Mm-mm, nasobrahan sa shoutout yata si Champ TC. Ayun. Baka nagtatype nung ano, nung matay. Na first blood, say Pam, yun lang, bagging the first blood nga rito. Meron pang ang ultimate coming from the Aldous doon. Gusto pang ang chumarge doon sa may bottom side. Kukuhanin niya sana yung kill eh. Pero anyways, nakita natin ngayon na si Bogs, itadali niya kanyang ano, TP. Since malay si Aldous, nag-ulti siya doon kanina sa may bottom lane. Kaya kailangan madepensahan dito. Pag iniwan kasi, magkakagold si ano nila,
si X-Borg. But anyway, Bugs, dito lalayo na at nandito na back up ng ating ZZ fam onto the top lane. Mm-mm, pero yun lang, good thing. Woo! Hatak! Pero wala pa yung black shoes. Only sitting at level 3. Pero nakalayo pa! Sabog na sila doon with the last insanity. There goes Don Franco. Ahabol pa kaya sila dito. Aldo sa angat nga rin sa may top lane. Nandun na nga rin yung Johnson. No, ang bilis na ano doon. Na-turn around kill pa dito. Gaya na sinabi natin, true damage talaga si X-Borg. And sayang naman for that Lilia. Wala pa siyang black shoes kanina. Wala. Pero hindi pa rin napatay. Hindi siya napatay, no? Oh, medyo malayo na rin kasi doon yung Matilda, if ever. Siya lang yung long range na pwede magbato ng damage dito for ZZ fam on the top lane earlier. And yung kumapansin natin, now at level 6 ha, yung core ng ano, ng ZZ fam. If we compare to Joker, still at level 4. Medyo may lamang in terms of level nga rito, pero here comes the last insanity, pero walang mamamatay. Ayun na. Yun pala si Ava. Nako, ang ganda na pasokan doon kami from Champ TC. Nakakuha nga siya ng double kill, pero naka-pick up naman ng isa itong si Aishel. Pwede nga pati yan. For one trade, okay. Lancelot pa yung nabigyan doon. Kagandahan nga rito para sa side nila, pero triple kill. Kay Chow Tizzy. Bumawi. Sige, first blooding niyo ako. May make sure ko na meron akong triple kill. But anyway, yung sinabi natin pwede mamatay, gusto pala discreet, ayaw nga ng spotlight. Kailangan hindi kita sa camera pag makakuha siya ng kill. So, 2 kills already for this Aldous. So, 2-0-1. And if you're not familiar with Aldous, guys, kapag kayo nakakasecure ng objective, nakakasecure ng kill, mas mataas yung points na, or mas mataas yung stack na binibigay. Kasi pag minion wave pa isa-isa yan, ayun na. Ayun na. Po, nice zone out. Oo, Circling Eagle plus 10. Yung plus yung follow up coming from the Franco. Nako po, medyo chinechempuan nga lang ni J-Dogs nga rito. Gliding Wind medyo umangat. Here comes Olatz, pero wala siyang mabubunggo. Yung fire missile dun sa may top lane. Pa-farm nga lang sila dito. Saan nga pupunta yung Johnson? Oh, lane lang siya sa may bottom. Oo, nahila. Wala nang Piraga armor pero nag-roll out. Shadow kill. Walang minion wave, pero up. Di pa sapat yung damage, pero isang one hit na lang. Phantom execution is there, so was the Thorn Rose. Alis eh. Wala. Ito na. Rapid touchdown. Sino tatamaan? Naku po, napangga sa pader. Pero masastang niya doon si Hayabusa. Circling Eagle, mga kaibigan. Tapos, mahook dito si Unknown. Disengage for the both teams. And no casualty for that one. Sayang for all ads. Kung nahuhuli niya sana yun. Ayun lang. Hinagat ng 7 Lions. Nakatawa lang ako sa hook eh. No? Dami na hook talaga ngayon eh. No? Pero yun, 7-4. 3K gold lead. Ayun lang talaga ang sagot. Yung control na meron yung Franco. Eh, hindi na siya nakapagbitaw ng kanyang black shoes doon. Sayang yung nangyari yun. And this guys, 7-4 ating score, 13.5K, 11K naman dito para sa Goal Catcher 2021. Ang gaya na sinasabi natin, yung pinaka-pinipinpoint kasi natin dito is ang gameplay ng ZZ Fam is patabayin agad si Aldous. Sayang naman yun. Ang gandang meme pa naman na yun. Ayun yung meme. Eh, for the love and passion na sana yun eh. For the love and passion, sana pinakita mo na lang sa amin isang beses, no? Ay, pwede kaya yun? Try sana. Naka-charge gliding wind. Oo, charge gliding wind. Pwede ba yun? Paano mangyayari dun? Ay, hindi. Ang sumasakay lang pala kay Matilda yung kakampe. Bawal, hindi kaya. Ayan na. Oh, may inabot. Nandun nga si Joker. Ava with a circling eagle. Buhay pa rin yung Matilda, pero he will fall. Naku po, ito may na nga yung mga bomba ng Lilia. Pero there's the revitalize. Thorn Rose will end the life of Franco. Ito na yung bida. Ayun na. May makukutungan nga ba? Pero uy, napahinto. Boom! Oh, hindi niya na alam kung saan pupuntahan. Pero nakakontrol gagad. Ayun lang ang problema. Nice knock up para kay Champ TZ doon, mga sir. And yun nga lang, unstoppable. Mapatay lang din doon si Keso. Pero ganun sinabi natin, it's all about the knock up of Champ TZ. Huwag nilang i-disregard ang crowd control ng isang pakito. Ang tagal na nakatayo sa bush ni Aziel kasi hindi din siya makagalaw talaga eh. Pero turtle na secure, mga kaibigan. And here comes Olatz again with the rapid touchdown. Tamang polis. Uy, yun na ako. Nabunggo sabay hinila. Kinagat pa nga rin dito. Here comes the follow-up stand coming from the Circling Eagle. Pero makunat naman yung Johnson. Nakaka-out pa yata. Makakaligtas. Yun lang. Buhay pa rin. Ang bata. It's a healthy baby boy. Bouncing baby boy. Kasi bumabangga. Bumabalik lang eh. Grabe naman yung ilag doon ng Thorn Rose. Oh, ito na mga bamansin natin guys. For Goal Catcher 2021, maganda yung naging pakito pick nila dito. Yung kanilang gold lead or kanilang gold na kailangan habulin against ZZ Fam ay lumiliit. Ayan, which is very crucial for ZZ Fam. Bottom lane natin. Ito, Daddy A. Kala ko ang pupunta niya yung bottom lane, yung pala. Nakacharge siya sa may gitna. Pero makokontrol yata nila dito yung Lilia.
Gumamit ang kanyang black shoes, pero here comes Judrick. Kinagat nga siya rito ni J-Dogs. Makakapag-out pa nga, rolled out, pero yes, the immortality. Makunat naman dito yung Johnson. Makakapag-disengage, safe under the turret yata. Pero doon sa gitna, may tinutubiwan yata doon. Ayun, may kalaban si Angel mabigyan. Dito. Ayun lang, kaya siyang sayawan talaga ng Lancelot. Oh, mahirap talaga. Isipin mo, crowd control, tas pure damage, ano? Mm-hmm. Lancelot, mahirap talaga. And then, habang nangyayari naman yon, ang trade ng ZZ Fam is going to be the turret onto the top lane. So, ang kanagandaan naman dito is nakakapag-convert sila ng mga objectives, unlike for goal catcher, medyo hindi pa. And after destroying the turret, yung de-depensa supposedly, eh, makapatay niya rin. So, makakalahati niya most probably yung damage dito or yung health ng turret onto the second tier. Eh, hindi niya naibitaw yung kanyang black shoes, no? Mm-hmm. Oo, hindi niya naiapak yung J4. Hindi na naano eh, no? Sabi niya, wait lang, bawal makaskasan yung ano, yung J4 ko, J4, medyo mahal kasi ito eh. J4 Manila pala ang suot nung ano, ni JDB unknown. Kasi lang, meron na naman naputukan doon with The Last Insanity. Ganda ng ano. Ang ganda na nagiging play dito ng goal catcher kasi panggulat si Olat. For ZZ Fam, kailangan na lang i-take note dito yung ano, yung Johnson from time to time. And I think for Azel, mag-ano muna siya, mag-focus din muna siya on objectives, farming, kasi so far, sumasama talaga siya sa teamfight. Which is, Aldous, gusto mo as much as possible, 300 stack. Ayan na. Ayan na, ayan ang pinakagusto mo eh. Pero ito na nga, titeamfight nga sila dito. Kinamit yung Last Insanity, boom! Pero yun lang, it will be the last time for Judrick. Boom! Mamamatay siya rito, si kuya natin, Olatz. Piyot! Piyot! Piniyot. Alam mo yung bakal na ginaganon. Pinisot? Oo, pinisot. Ganun yung nangyari doon, guys. Ganun yung damage. Uy! Anyway, unknown is down. Sinama pa niya si An. Nadamay pa. Nadamay pa. Yun lang. No. Ito yung literal na hindi ako papayag na ako lang yung babagsak. Kailangan kasama kita sa paglubog ko, literal. Binila niya, di ba, ng gliding wind? Dahilan niya, di ba? Oo. Kaso, sumama siya eh. Ginusto niya eh. Ginusto niya sumama. Oo, sabi nga ni Tony Powler eh. Ginusto mo yan eh. Oo, kalandian mo yan. Palindigan mo. Ayan, naroon to Tony Paolo yung mga ano ko, mga suggestion ko dito. Masaya siya na guys na bugso ng damdami kasi pagka talagang ano, kalandian. Balajan, pero yung sayang! Kamuntiga na sana ma-hit and run dito si pareng Quezon. Napakabilis ng kanyang kamuntiga. Ayan na, oh, speaking of mas mabilis, grabe naman, parang may jet nga rin sa Asiel. Pero ang target nga nila si Olatz, grabe babatok-batukan na nga rito. Standbag yan sa Asiel. Pero we'll be surrounded by three. There's the crowd control coming from J-Dog. Sa hatak mga rito pero wala sila mahuli. Grabe. For ZZ Fam dito dati eh. Kanina kasi na game number one, ang totally nag-shine is si Azel or Aldous. This time around, namamatay si Azel. Namatay nga lang si Judrick sa taas. Hindi, joke lang. Moving back, ang nasi-step up naman dito is si Quezo. So, regardless kung maging, yun lang, nasipat, gagante. Regardless kung tumaba man yung Aldous nila or not, merong Hayabusa na hindi na kakalimutan ang kanyang mga objects. Galing naman yung combination nun. Ooh. Kinagat ng Seven Lions, inikutan. Ito na nga si Olatz, nabunggo. Si Chang Matilda mo, pero kaya lumaban yan. Dalawa, pero wala na eh. Sige din mga kanila mga ultimates eh. Unsa ko din ng damage yung Aldous. Mayroon ng Wind Tower yata. Yun ilang ano. Patingin nga ng ano, ng damage. Item. Ay, ng item, direct Poppy. Sorry kay Shara Abon and J-Wolf sa Kalam. Yun. Sabi ni Bogs, back siya ng goal catcher. 20-21. Back siya pala ng ZZ Fam. So, item natin road to BOD, pero yung Aldous natin, Wind Talker nga, tapos Thunder Belt. And, yeah, mag-ano pa siya, magmamask pa siya. So, yun yung ano doon, kinagandahan doon. Pero sa middle lane, magkakaroon tayo ng teamfight dati. Yun lang, si JDB Unknown, again, it doesn't pop the black shoes. Hindi siya nakapag-reset, man. Yun lang, no? Ay, ano? Flicker Hook! Grabe. Or Johnson, may follow pa nga na Circling Eagle. Here comes Bog. Cha-charge pa nga rito sa Asiel. Pero doon sa may turret, ang sakit ng damage. Grabe yung batok rito ng Aldous. Kailangan mag-disengage rito ng goal catcher or else. Pero mapag-depend pa yata sila dahil meron nga silang Xborg. Pero yung Hayabuso, daddy. Oh, yun lang, no? Libre siya doon sa may taas. Grabe. Libre, here comes Bogs. Gugulong, may stun. Xborg without Piraga armor. Medyo delikado. Nakapag-roll out. Here comes Asiel. Sobrang tapang na ni Tropang Grabe, Aldous. Grabe, MMDA yun. Killing spree for Queso. Oo, Metro Manila DA. Pasensya na guys, dati pa yung Hekasi ko eh. Nakalimutan ko na yung mga acronym. Hekasi, naalala ko yung subject na Hekasi. Basta tanda ko pa po yung mga Department of Education, DepEd, mga yan, DPWH, Department of Public, WH. Ewan mo ba yung elementary na nagbubuhat pa ng tray? Ano yun? Nagbubuhat ng tray pagka-resist.
Oh, kuha kayo ng recess doon. Oo, tapos nakapila pa kayo niyan. Tapos yung pag ano ka bibili ka ng tinapay. O ito, tinapay, piso lang yung piso mo, onay. Tapos ang paalaman niya, hotdog na kasing laki ng hinlalaki. Ang liit. Ay, yung cocktail. Ay, yung cocktail, lilitan mo pa. Ano ba na hinlalaki mo? Ito yung daliri mo, ito sa daliri. Yung thumb, yung thumbnail. Sasahatiin pa sa isa. Ganun lang siya kalaki. Ayun, sana. Talagang paldong-paldo pala yung kantin natin dati. Ngayon ko lang na-realize. Oo, totoo nga yun. Tapos may pasta red, tsaka may pasta white. Kaya dati ang tawag ko sa spaghetti tsaka carbonara, pasta rin, pasta white. Pero anyways, baka hindi ma-hook doon. Tapos sakto, mega kill para kay Azel of ZZ Fam. Welcome po sa Discord. Something hop in. Narinig mo ba? Sabi ni Madam Linda, dalawa lang nakakalabas sa room, kukuha ng tray sa kantin. Kasama ka po sa kasama ka daw ba sa feeding daddy? Daddy, nung mga panahon pa, noon yun, lats. Grabe naman si J-Dogs. J-Dogs is the man. Sabi niya, I'm not the dog. Ako yung magtatayin sa inyo. Yun na. Boom! Sige, takbo. Shoutout kay Jessica Viernes. Sino ba Jessica yan? Ah, Jessica Viernes. Oh. Okay. Sino Jessica yung ina-expect mo? Hindi, Wednesday pa lang eh. Ah, oh, nga no. Dapat po Jessica Wednesday. Hindi po Jessica Viernes. Ah, shout out nga pala kay Madam Jessica Viernes. Pero na naman, parang walang buhay si J-Dogs. J-Dogs. J-Dogs si Tron. Who let the dogs out? Nalapitan si J-Dogs. Napatay dito ng ano? Ng Lilia of Goalcatcher 2021. And look at the gold, guys. Kanina medyo namitang kalamangan na ZZ Fan. This time around, lumaki na naman. And if we look at the turret objective, lamang na lamang po si Goalcatcher. Kasi sirang inhibitor turret. Ayan na. Buti na naka-ano na, carpet. Oh, talaga matibay yung Cherry Mobile. Oo, sira na pong dalawang inhibitor turret. As per Goalcatcher naman, ang nasira pala nila is dalawang first tier turret. Pero ito, bakbaka na naman tayo na the area. Oh, yun lang. Si Champ TC, makokontrol. Hindi na nakapag-setup nga rito na nakaps yung Pakito. Pero ito na yung pasokan ng bida. Ito na yung Aldous, mga kaibigan. Plus Insanity, i-commit na nga rin dito. Naprok pa nga yung immortality ng isa BOD for Champ TC, pero patay pa siya. Ito na nga yung side and say fam. Manages to take one, take three. Pero Judy Rick, makapag-out na nga si Judy Rick. Grabe naman yun. Napag-push na sila dito. Sobrang na nag-scale yung Aldous. Nakatakot yung Aldous. Saka ano, pag teamfight talaga, doon may kita yung kinaganda na pagkakaroon mo na Matilde. Pag gusto mo tumakas, guiding wind ka lang. Yun, oo. Diba? Alis ka lang. Lipad ka lang saglit. Happy 420 nga pala, guys, kahapon sa mga ano natin dyan. Nabasa ko lang, hindi ko alam kung anong nga para sa yan. But anyways, eto, nakapumulang damage na si parin Joker natin. Kalahati na lang ang life ng base. Alay, konting sapak. Ng Aldous, pero wala na silang minion wave dito. Oh! Napag-depensa pa nga rin sila. Johnson Bubunggo, Jump TC is in danger. May slay nga siya rito na Aishel. Throne Rose kukumit. Aishel may higing target. Yun lang. Nice. Lalaban pa rin si Joker. Nice kill coming from Joker. Ang sukot ng damage nun. Grabe. Isa pa. Isa pang kotong. Dali. Last Insanity. Aishel nga rito. Pero siyang mamatay. Pero meron shield. Nice guiding wind. Pero ang bilis mapuno. Ayun naman. Grabe yung shield kasi. Ito ang kotongan. Walang piraga armor yan. Malutong. Grabe nga. Isipa. Yan na, Ay, sayang, di aabot. Isipa. Ay, namatay na. Namatay. Sayang. Dati kasi naglalaro ko sa mga lower rank. No, nakakatuwa kasi Aldous. Para pag ikaw din, nice game daw, sabi ni Box. Ayan, nice game sa mga teams natin. Kahit kapag ka ikaw yung Aldous, aabangan na eh. Pag nakagalon. Tatalon eh. Para ikaw may sarili mo, may sarili kang sound effects sa utak mo eh, di ba? Parang yun nangyari na. Pero ito na mga kaibigan, for our series win, congratulations, ZZ Fam. Congratulations sa inyo, mga boss. And a nice play naman para dito, our nice game. GG, well played for both teams. Para naman dito sa ating other team, congratulations din po sa magandang performance ang nilang pinakita. Pero I have to commend, J-Dogs even with that bronze, daddy eh, parang ano eh. Kahit bronze okay lang eh. Grabe yung hook niya eh. Nagawa naman niya eh. Ayun, dapat magawa na isang prangko. Oo, ginawa niya. Yun ang pag-hook. Hindi lang basta kagat. Kaya nga, tama nga yun. Ginawa nga naman yung first skin niyang hook para mang-hook, hindi para kumagat lang ng kumagat. Gamit yung ulti. So, ayan guys, shoutout nga pala sa lahat ng ano natin dyan sa ZZ Fam and for Goalcatcher 2021. Congrats po sa inyong lahat.
Ha, chismis na daw si Ate Linda. Chismis na chismis. Ito na. Ito pala yung si Shaira Abon, yung pinanala kanina. Okay. Ayan, shoutout po sa inyo lahat, guys. And sa mga ano natin, sana masuportahan nyo din yung susunod natin and final series for today. Para malaman nyo din kung sino yung mga teams na pwede makalaban ng inyong mga sinusuportahan na mga players. Shoutout from Nexus PH. Congrats sa mga bata ko, Zonaya and Zaya family. Ayan, shoutout po sa inyo lahat, guys. And GG, well played to all teams. Again, ang ating shirt for The Armory available po sa Shopee. So, this is our Season 2 ng Mobile Legends Community Cup. Kami naging shoutcasters nyo for that game. Ako sa ito yung Chantel. So, yun lang ako pala si Daddy A. Meron pa tayong third series, no? Oh, yun lang. We'll be right back. Stay tuned lang. What process?